You never said anything bad about anyone. Walang masamang tinapay sa'yo. Basta gusto mo, common goal mo is yung tao. Which is, kasi yung tao naman ang boboto sa inyo po, hindi naman yung presidente. Hindi ito kakayanin ng isang presidente, isang senator, isang governor. Kailangan magtulungan tayo para harapin yung tunay na problema. Tama. Diba? Hindi pwede itong paisa-isa. Tapos pag medyo sumablay ng konti, criticize. It's easy to pick up. It's so easy to define what you are against. Paglabas natin dyan, Aiko, yung unang makasalubong mo, murahin mo o suntukin mo, limay ka, madali. But to define what you are for, what are we for? What is our national interest? Channel, and I am so excited today because with me now, without any further introduction for Senator Gringo Onasan. Hi, Aiko. Thank you so much for this privilege. Thank you for saying yes. This honor, privilege, and this opportunity to communicate with our millennials, ex-Gen Z. Wow, sir. Alam niyo yung mga stages ng ngayon. Millennials, Gen Z. Kamusta na po kayo? Okay naman. The fact that we are still given the opportunity to serve our country in various capacities, no? Politics. Alam mo naman ang history ko, Aiko. Yes, po. A soldier for 17 years, a rebel for 7 years, public official. I was 21 years in the Senate for 10 minutes. Yes. Then we made the run for the vice presidency, yes. But late comer tayo, no excuses. It was an interesting experience. And I was given the opportunity by the president to serve as secretary of the Department of Information, Communications Technology, which is right up your alley, ICT-driven connectivity. Pinapasalamat namin sa iyon, Senator, kasi ang daming-daming nakikinabang dahil sa inyo, dahil sa nagawa niyo na, ang daming cell sites na nadagdagan, lalo na ngayon na we are in the middle of a pandemic, yung online classes po. So, thank you, Senator. Thank you. No, you should thank the rank and file of the DICT and almost all the departments who converge and harness the power of private-public partnership to serve the requirement of Fourth Industrial Revolution nga raw yung information communications technology, no? Because ang utos sa amin, ang marching order sa amin ni Presidente Aiko, no? Sabi niya, okay, Secretary, you connect government to other governments, domestic and global. Connect government to business para may hanap buhay, may kikitain, may pambili, may bibilihan, no? Pandemic nga, no? And then connect government to the citizens and everybody to each other. And then do this faster. Cheaper if not free, kaya may free wifi tayo. Yes, sa mga ibang-ibang sites, yes. And then do this in a more secure manner para napoprotektahan yung mga private communications. So yun ang ginawa namin. But I cannot claim credit for that, no? This but is you were the top of it. Yeah. You were that brainchild niyo po yun eh. Oh, with my professional core of hardworking people, no? So ang nangyari, 800% ang increase. Although I must admit you, pag tinanong mo sa 6 o'clock news, iba yung man on the street, kumusta naman? Yun nga ho, nagbabayad kami pero walang signal. I take responsibility for that. Work from home ako or study from home, pero nagbabayad naman kami pero ang bagal. That's what we're trying to improve. In short, yung 800% indicates that we are not at the bottom anymore. Wala pa tayo sa itaas, pero nag-i-improve tayo. I hope this continues. So, Senator, kasi we all know naman, syempre magiging Senator ko. I claim it in Jesus' name. You will be. Senator, pagka na nandun na kayo sa office ulit, yung information technology, yan pa rin ang magiging ano niyo po? Idadagdag ko yan sa mga hindi ko natapos na trabaho noong 21 years ko sa Senado. So, I'll be dealing with national security. Yes. Land use planning. Ang yaman-yaman ng Pilipinas, kailangan lang konting pagpaplano in the long term. Committee niyo po agrarian reform din po, di ba, na handle niyo po? Yung kasi yung committee na ayaw nung iba dahil masalimuot, no? Can you imagine? Pero hinandle niyo po. So we handled it, no? For better or for worse, we amended certain provisions, we increased support services. Hindi naman kasi ayaw ko yung land reform, hati-hatiin mo yung lupa. Pinaka-importante, hatiin mo yung lupa, pero i-redistribute mo rin yung means of production para kumita yung mga landowners. So ngayon, idadagdag mo dyan, going back to your question, yung 2.5 years ko sa DICT. Ngayon, yung data, access to information has become a right. Hindi na ito privilege, no? So, go back to the basics. Food, clothing, shelter, education, health services, and access to data. Pag binigyan mo na tamang impormasyon yung taong bayan, you empower them. Ito mo, on the ground, nangyayari. Pag yung farmer, binigyan mo ng impormasyon
information about how much their crops, their produce will cost in the market. Automatically eliminated yung middleman. Tama, tama. So napapatotohanan natin yung farm to market. Wala nang farm to another layer na kikita. Nahihirapan lang yung so, information, accurate, hindi yung fake nyo, will allow our people, if they are empowered, to make rational, intelligent, long-term decisions that will affect their personal lives and their public lives, including their children. Senator, kasi diba when you say mga cell sites and then yung cellphone natin, kahit when you go down sa grassroots ngayon, may cellphone na rin po eh. Tama, it's good you mentioned that. Mm-hmm. Alam mo yung mga kababayan natin, pag may konting kita, hindi pumibili ng basic, hindi pagkain, ang binibili cellphone which gives them access. But I was listening to your questions. Dapat siguro magpalit tayo. Ako na lang ang tatakbong council. Ikaw na sa Senate. Para time will be on our side. I just wanted to make that observation. No? Thank you, Senator. I'm provoked. I'm motivated to think about how I should answer you. Because, I'm not saying this for benefit. Because you're asking interesting questions that will no, kasi Senator, from the talk that we had, it was brief. Pero I was able to know you in some ways. Senator, kasi yung information technology and lahat ngayon na nasa middle tayo ng pandemic. Senator, sa ibang tao, sasabihin nila, wala naman yan eh, ganyan-ganyan. Pero when you think deeper, kailangan natin yan eh. Yung right decimation of information. Sometimes, di ba, napapasama tayo dahil sa information. Yes. May corruption involved dahil sa information, that's a wrong info. At ang culture natin, di ba, walang iskinita. I'm not talking about streets, ha? Walang iskinita na hindi magkakakilala ang tao. Totoo po. Can you imagine the information base that we can derive from that? Mm-hmm. And given to the proper agency, how the intervention. Alam natin kung sino ang may sakit, saan pamilya, ilan ang may sakit, ilan ang Omicron lang ang tumama, parang sipon o ubo, no? O lagnat. At ilan yung dapat na i-intubate dali sa ospital. That should be given or communicated as fast as possible to the reacting agency para ang intervention will be fast. In short, nababawasan yung pila. Information technology will allow us to do that. And that is what I experienced with the help of our professional core in the DIC. During my 2.5 years. Mm-hmm. Of course, alam mo na, mga kabayan natin, gusto nila yung nahawakan, tulay, kalsada, waiting shed, water system. Pero kailangan iangkas din natin yung information and communications technology. Totoo. Satellite, fiber optics. Mm-hmm. Ngayon, unahan na kita, meron na kaming common tower policy. Dati-dati, one telco, one tower. Ang pagpapatayo ng isang tower, mga 15 million yan. Mm-hmm. Saan mo babawiin yung investment? Turon, ang ginagawa ng iba dati, ay siya subscriber. Kaya mahal, mapagal. So sabi namin, okay, with the permission of the President, we have a common tower policy. Magsama-sama kayong mga telco sa isang tower. Mm-hmm. Bahala na kayo magsingilan, pero huwag niyong singilin yung subscriber. Hirap na nga, sisigilin mo pa, tapos wala pang signal. Mm-hmm. That's what we're trying to rationalize. Mm-hmm. Then, dati-dati, ang pakikialam lang ng gobyerno sa mga telco is yung pagbibigay ng frequency. Ang ginawa ng ibang telco, na I can say this publicly, is kinuha yung iba, ginamit yung iba na frequency, binenta yung iba, at tinago yung iba. Mm-hmm. Gusto natin ngayong bawiin para i-redistribute. Akala natin, tatlo lang yung telco, di ba? Mm-hmm. I will not mention it. Baka sabihin niya, actually, apat na po yan. 40 yan. Nagsasama-sama na yung maliit para more competition. Mm-hmm. The net effect is yung utos ni Presidente. Yeah. Lower prices and more efficiency. Mm-hmm. So we are trying to rationalize. Mm-hmm. Diyan pumasok ngayon yung political will at yung executive action ni Presidente. Mm-hmm. Pag dinaan mo kasi yan sa masyadong maraming debate, matagal bago ma-resolve yan. Siguro 5 presidente after President Duterte. Mm-hmm. So what we are pushing for is executive action para mabilis at makinabang kagad yung mga nahihirapan na subscribe. So, Senator, pag nasa Senate na po kayo, you can guarantee na mas aayos pa to lalo. Okay. Not even the Senate President can guarantee that a certain law will be passed or certain amendments to the law. It is a collegial body composed of 24 separate republics. Debate muna yan. But as long as we have a clear sense of national priorities, ito lang ang pera natin, dami nating utang, dahil nga sa COVID, ang sasabihin lang naman, ito lang ang pera natin, saan muna natin ilalagay? Mm-hmm. Sense of prayer. Unahin natin to dahil ito yung pinakamalayo, pinakamaliit, at pinakamahirap na. 25 billion students and 33,000 classroom. So we go for yung pinakamalayo, pinakamaliit, pinakamahirap. Parang release ng trip. It's not the railroad itself that generates income. It's the economic activity that happens on both sides of the tracks. Pag kinunik mo yung malayo, di doon magtatayo ng munisipyo. Alam mo kung saan lalagay yung subdivision, saan yung factory, saan yung kalsada. That means that we are embarking on serious economic development. At ito, hindi depende kung sino ang presidente. May mga magagandang programa ang bawat administration. Uh-huh.
na pwede niyong kunin, tapos yung iba, yes, pwede yung iwan. Going back to your question, we will present this before the chamber, no? Pagdibatihan natin. So this is going to be one of your priority projects? Yes. Digital transformation. Yun. Okay. Tapos, bala ko, itulak talaga yung build. Mm-hmm. Ang ganda na ng buwelo, di ba? Totoo po. Makita mo. Yes. Easy text, index, pati yung mga flag. Okay. And of course, anti-corruption. Sir, kanina nabanggit nyo na at the end of the day, ang gusto nyo talaga you're willing for unity, di ba? To be unified sa lahat po. And that's one thing I appreciate and admire about you. Na at the end of the day, whoever will be seated as president, to supportahan nyo pa rin. Kasi ang gusto nyo is yung gusto ng tao po. Kasi you're for the people. If you look at the survey, Sarko, I hope people will have access to honest to goodness service. Mm-hmm. Ayaw na ng mga kabayan natin ng away. Totoo po. Ang kalaban natin na permanente, na palakas ng palakas, mga tipong COVID, yung gutom, kawalan ng pabahay, yan ang permanenteng kalaban. Mm-hmm. Ang hindi ko maintindihan, bakit imbis na yun ang harapin natin, we go into partisan. Mm-hmm. Siraan ang siraan. That's called negative. You present your program, pero don't go up in the surveys at the expense of the reputation and the honor of other countries. In fairness to you, sir, dun sa talk natin kanina before tayo nito, you never said anything bad about anyone. Walang masamang tinapay sa'yo, basta gusto mo, common goal mo is yung tao, which is kasi yung tao naman ang boboto sa inyo po, hindi naman yung presidente. Yes, diba? Just diba like po? Eric Spears, ang audience natin, Filipino people. Yes. Ang punto ko lang rito is the problems of this country are economic in nature, but the first steps must be political. Dapat meron tayong konting national amnesia, and then things do not work out well. You resolve it and then move on. Yes. What can you do about the past? Diba? Yes. Kahit na balik-baliktarin mo yan, diba? Wala nang mangyari. You cannot undo the past. Yes, you can only learn from yes. the past. And you cannot predict the future. Right. So ano ang starting point mo? The present. Mm-hmm. You strengthen institutions para you can convince our people na magtulungan. Hindi ito kakayanin ng isang presidente o isang senator, isang governor. Kailangan magtulungan tayo para harapin yung tunay na problema. Diba? Hindi pwede itong paisa-isa. Tapos pag medyo sumablay ng konti, criticize. It's easy to pick up. It's so easy to define what you are against. Paglabas natin dyan, Aiko, yung unang makasalubong mo, murahin mo o suntukin mo, di may ka, madali. But to define what you are for, what are we for? What is our national interest? Ano ba ang gusto natin? Whether it's West Philippine Sea, the COVID, the coming elections, ano ba ang gusto nating mangyari sa buhay natin para makaandar na tayo ng mas mabilis? Ang hirap tumakbo ng... Kayo po, Senator, kung tatanungin ko doon sa sinabi nyo, kayo po, ano po talaga ang gusto nyo para sa lahat talaga? Okay lang yung debate, di ba? Your opinion, mine. Pero at the end of the day, finished or not finished, we pass our papers, we decide. Ito ang gagawin natin. Magkaibang opinion natin, pero nag-decide na tayo at gusto ng taong bayan. We have to respect that. Yeah, kaya pupunta na tayo doon sa mga sinasabi ng mga abogado, no? Due process. Every issue, kanya-kanyang opinion. Every issue, we have 110 million... Sa Facebook na lang po, di ba, Senator? Yeah. May opinion. Naranasan namin yan. How do you regulate social media? Paano nga po ba? Yun nga. Yun ang challenge na hindi pwedeng puwersahin eh. We must educate our social media practitioners that for every right, there is a corresponding responsibility. Huwag naman yung bara-bara, kahit anong opinion, second-hand information, di ba? If you have nothing good or helpful to say, huwag ka na lang muna ba? Hintay ka muna, di ba? Tapos pag may sasabihin ka na based on facts, information, communications technology, then magsalita ka. They say nga, di ba, sir, think before you click because it can destroy one's life with just one word. It can taint someone else's name. At saka yung trial by publicity. Yes po. Ito ka, public figure. Biglang nasa 6 o'clock news ka na, si ganito, ganito. Okay lang ikaw dahil that comes with the territory, no? If you're a public official, elected or appointed. Yes. Paano naman yung mga mahal mo sa buhay na nanonood? So it makes our courts, our due process, the rule of law, irrelevant. Ano pa ipapaliwanag mo eh? Inusgahan ka na at kinunbig ka na doon sa 6 o'clock. Yeah. Yes. Yun ang iwasan natin dahil... Well, I will go further back sa bayan. Yes, Senator. So, nasan talaga si Raul. Senator, bakit kailangan ka namin iboto? Because I'm a good father. Yes. I'm a good husband. I'm a good grandfather. I'm a super lolo, no? And my record as a soldier, as a rebel, as a senator, as a secretary will speak for itself. You may not agree with me, no? But during crunch time, I put myself on the line. Now, tell me what you did, di ba? Put yourself on the line. So, I'll present myself. If the people say, oh, we need somebody more spogy, charisma,
charismatic, who's visible, so, di, that's the issue. Sasabihin mo, eh, mga kababayan natin, di ba, personality, they have decided collectively that this person, for better or for worse, has given them hope. How can you question that decision? Di ba, puso ngayon yung, paano na-elect si ganito? Di maraming komentaryo. Subukan mong sabihin yan sa 40 million na botante. Tingnan mo kung ano maging reaction. Marunong ka pa sa amin. Kami yung araw-araw dinadanas namin to. So, going back to your question, why should they elect me? No, that's a decision that we should ask them and God. That's not up to me. I will present my program, my platforms, my track record. And then I inform you, you decide. I'm not going to do this just to... I have difficulty doing two things, I go. One is promoting myself. Second is asking for help, especially. Ako na lang po magpo-promote sa inyo, Senator Gringo, kasi with this talk, you have my vote. Nako. No. Marami kami sa pamilya, yeah. Senator. Well, that means a lot. Maybe it's your vote that will make me... But win or lose, I will... No, we need somebody like you in the Senate, sir. Kasi ikaw lang sa mga tumatakbo, sir, ang nagbibigay halaga sa internet services natin ngayon. Kasi, sir, pandemic nga, sir, yung mga anak namin, puro online classes, diba? Well, talk about the pandemic. Sandali, Aiko. Wala ditong expert. This is something new. Unless you can show me a birth certificate that you were born during the bubonic, the black plague, or the Spanish flu, which you cannot. This is all about crisis management. At individual, family, community, domestic, and global level. This is crisis. Hindi ito, di ba? Ang binabalansi namin noon sa task force is the economic variables and the health variables. Kung sobrang mo yung higpit, sobrang may quarantine protocol, mawawalan trabaho. Tama. Papunta rito ay ko, ang dinaanan ko, mga tatlong traffic light. Maraming namamalimos. Assuming na kalahati noon hindi makatotohanan. Kung kalahati ron, mga jeepney driver, at taxi driver, at tricycle driver, at sidewalk vendor, nawalan ng trabaho. Seryoso yan. You know what my fear is? Kung there's no difference between living and dying, keeping body and soul together, kung mag-decide yan na, mamamatay din naman tayo sa gutom, edi makipagsapalan lang tayo. That leads to crime. First responsibility of any government, responsible government, is order. Pag medyo may nanloloob na, they go into crime because these families will die fast or die slow, can you blame them? Sabi mo, ba't ka naman? Ganon. We go back to government. Government should be able to handle this. And that's what I plan to do, win or lose, no? To help government establish a clear sense of priorities, allocate our limited resources, and then induce communication. Kailangan mag-usap-usap tayo by satellite, by fiber, through towers, through internet, through cellphone, promoting timely, accurate, and complete information that will empower us to make better, more rational, and informed decisions at individual in our public lives, our citizens. And we need somebody like you in the Senate, sir, kasi not only na yung family life niyo is such a good example to the Filipino people, na nag-excel ka, sir, from being a military man, tapos now a lolo, and then first to win ever in the elections as independent candidate. And then parang, sir, napansin ko, in person, napaka-soft-spoken. Hindi ko ma-imagine na naging soldier naging ka. Rebelde, no? Hindi ko, wala talaga. It's like I'm speaking to parang an angel. Out of character, no? Oh. Ako naman, sinasabi nila, if I fight with somebody lower, it's a downgrade, so kakahiya ako. Pero sir, nakita ko na rin kayo mag-interpellate sa Senate. Hindi pa rin, as in, with so much class pa rin. No, not class. You ask resource persons. I'm not lecturing to our Senate. No? Pupunta yun doon, di ba? Resource person, witness. Ang tawag doon, hearing, hindi speaking. Hindi talking. Baka magalit yung imam, kasama mo. Yeah, so makikinig ka. Huwag mo na insultuhin. Huwag mo na ipahiya. Dahil national television, di ba? Witness. Mamaya, accused. Hindi ka pa na kontentong accused. Mandadamay ka pa na iba. Siyempre, national television, you diminish the honor and reputation without going through due process. Yun naman ang nahirapan ako na. So pag ako na ang nagko-conduct, treat everybody with respect. Totoo yun. Napanood ko po kasi nag-research talaga ako, Senator. Nakita ko pa nga yung last time na nagpaalam ka sa Senate, you got this prayer from your granddaughter, yung please stop and wow. And then you, at that time, nanalo si, ano noon, si Catriona Gray. And then you mention her that you have do it. And then yung, you thank the media, you only had 3, niloloko mo sila, pero sobrang close sila sa'yo. Napanood ko po yun. Well, thank you for that. And sobrang humble. Kaya, Senator, invite naman everyone sa lahat ng social media accounts mo. Kasi, like, everyone is online right now. So, para man they can access more and they get to know more about you, sir. Tell you what our platform is, what our website is. But feel free to interact with our platform, with our advocacy. It's here. Ask Aiko. But here's one thing. My appeal is this. Pagsusulat na kayo, wherever you are, pwede niyong kalimutan yung pangalan ko. Huwag niyong kalimutan yung pangalan ni Aiko.
Ako naman, I am more yesterday's than tomorrow's. So, tataya ako sa medyo mas may panahon pa. Nakita naman niyo kung paano magtanong siya ako, no? So, I'm not making a plug for it, but let's be more discerning, no? Let's choose better leaders, younger leaders, more visionary leaders. Yung pag naalala ninyo din, maybe, baka may role pa tayong i-play. But stay safe, stay strong, and be truly free. Dream hard, play hard, and work hard. God bless all of you. Thank you.